pera ng Pilipinas. Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Nasasabik ako makasama kayong muli. Handa na ba kayo sa bago nating aralin? Handa na rin ako, halina't magsimula na tayo! Ngayong araw na to, pag-aaralan natin ang iba't ibang pera ng ating bansa. Ngunit sagutin muna natin ang katanungang, bakit nga ba mahalaga ang pera? Ito ay mahalaga dahil ito ang ating gamit upang makuha natin ang ating pangunahing pangangailangan katulad ng pagkain, mga damit, ganun din ang mga gadgets na kailangan sa ating pag-aaral. Ito rin ang siyang gamit pambayad sa kuryente, tubig at iba pang mga dapat bayaran sa loob ng ating tahanan. Maaari rin itong ipambayad sa renta ng ating bahay. Kung kaya naman mga bata, laging tatandaan na dapat natin pahalagahan ang pera. Mabuti na tayo ay mag-ipon. Para sa oras ng pangangailangan, lagi tayong mayroong mahuhugot o magagamit. Alam nyo ba na mayroong dalawang uri ng pera ang ating bansa? At ito ay ang mga barya at mga papel na pera. Ngayong araw na to, iisa-isahin natin ang mga barya at papel na pera ng Pilipinas. Ang simbolo na ginagamit natin sa pagsulat ng pera na malalaking halagang barya at papel ay parang letrang P na ang ibig sabihin ay peso na mayroong dalawang linyang pahiga. Samantalang ang maliliit na halagang barya o sentabo ay ginagamitan natin ng simbolo ng titik C na mayroong isang linyang patayo. Ang mga papel na pera ng Pilipinas. Ang kulay kahel na ito ay 20 piso. 20 piso. O sa Ingles, 20 pesos. 20 pesos. Ganito ang paraan ng pagsulat ng 20 pesos. Huwag kalilimutang maglagay ng tuldok bago isulat ang dalawang bilang wala o zero. Ang 20 piso ang pinakamababang halagang papel na pera ng Pilipinas. Ang susunod naman ay ang kulay pulang papel na pera na ang tawag ay 50 piso. 50 piso. O sa Ingles, 50 pesos. 50 pesos. Ang ikatlong papel na pera ay ang kulay lilang perang ito. Ang tawag dito ay 100 piso. 100 piso. O sa Ingles, 100 pesos. 100 pesos. Ito ay ang kulay berdeng papel ng Pilipinas. Ito ay 200 piso. 200 piso. O sa Ingles, 200 pesos. 200 pesos. Ang susunod namang pera ay ang kulay dilaw na papel na pera na may halagang 500 piso. 500 piso. O sa Ingles, 500 pesos. 500 pesos. At ang pinakamalaking mayroong halaga ay 1,000 piso. 1,000 piso. O sa Ingles, 1,000 pesos. 1,000 pesos. Ang mga bariyang pera ng Pilipinas. Simulan natin sa pinakamababang halaga mga bata. Ito ang 1 sentimo. 1 sentimo. O sa Ingles, 1 centavo. 1 centavo. At ang susunod naman ay ang bago at lumang bariyang 5 sentimos.
5 centimos. O sa Ingles, 5 centavos. 5 centavos. Ang susunod naman ay 10 centimos. 10 centimos. O sa Ingles, 10 centavos. 10 centavos. Ito ang bago at lumang mukha ng 25 sentimos. 25 sentimos o sa Ingles, 25 centavos. 25 centavos. At ito naman ang luma at bago na piso. Piso o sa Ingles, 1 peso. 1 peso. Ito ang bago at lumang mukha ng 5 piso. 5 piso. O sa Ingles, 5 pesos. 5 pesos. At ito naman ang bago at lumang mukha ng 10 piso. 10 piso. O sa Ingles, 10 pesos. 10 pesos. At ang panghuli at pinakamalaki ang halaga ay ang bariyang 20 piso. 20 piso o sa Ingles, 20 pesos. 20 pesos. Ngayon, balikan natin ang mga pera ng Pilipinas. Sa wikang Ingles, banggitin natin isa-isa. 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, at 1,000 pesos. Magaling! Tingnan naman natin ang mga barya. 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, at ang panghuli, 20 pesos. Oras na para kunin mo ang iyong papel at subukan isulat ang tamang paraan ng pagsulat ng mga perang papel ng Pilipinas. Pagtambalin ang larawan ng mga pera sa paraan ng pagsulat nito. Gawain bilang isa, coin texture rubbing artwork. Sa tulong na nakatatanda, bakati ng mga barya ng Pilipinas gamit ang paborito mong kulay. Ganito ang inaasahang output. Magaling! Gawain bilang dalawa, DIY coin bank. Sa tulong na nakatatanda, gumawa ng alkansya gamit ang lata o bote na patapon na. Maging malikhain sa paggawa nito. Ganito ang inaasahang output. Magaling! At dito nagtatapos ang ating talakayan. Paalam mga bata, hanggang sa muli!